Quezon City, ang sentro ng komersyo dito sa Nueva Ecija. Araw-araw labas-masap ang mga tao na nagre-resulta ng mabigat na daloy ng trapiko, hindi lamang dito sa ating lungsod, kundi maging sa mga karating bayan. Tulad na lamang ng kabi-kabilang traffic sa bayan ng Santa Rosa. Anong masasabi mo sa traffic sa pagitan ng Kabanatuan at Santa Rosa? Mahirap, abala, ganun. Aksaya sa oras, di ba? Kung kahit na mainit, mahirap. Kahit na alang makakuha ang sakay. Yung mga pasero po, mga naiinip, ganyan. Tapos sobrang init. Sa oras, kinakapos, nagkakapatong-patong kami sa traffic. Sakit sa ulo. Nakukonsume. Mahirap, sobrang init. Tapos siksikan pa sa jeep. Nakakaabala rin sa pamamasada. Yan ang araw-araw na reklamo ng mga bumabiyahe sa pagitan ng Kabanatuan at Santa Rosa. Pero alam ba, may iba pang daanan para mas mapabilis ang iyong pagbiyahe? Ito ang Emilio Vergara, Cesar Angeles Road. Ito ay isang proyekto na magdurugtong sa Kabanatuan at sa Santa Rosa. Pinangunahan ni Mayor Jay Vergara noong 2001, ngunit na udlot na magpalit na ng administrasyon. May ganitong solusyon. Ano naman kaya ang pakinabang niyo dito? Malaki maitutulong nun lang kasi luluwag daw ang yung mga trap na mag-iikot sa may kabilang kartsada. Bibilis ang daloy ng mga sakyat. Magiging maluwag. Maganda po. Kasi kung magkakaroon po ng ibang daan, mas mapapabilis po yung biyahe namin. Hindi na po kami mamata-traffic po dyan sa may Santa Rosa. Siyempre, magdagdagan yung kita namin ng konti. Iwas traffic. Siyempre, makakatulong. Lalo sa mga nag-aaral. Mismo, sa proyektong ito, mas mapapabilis ang transportasyon ng mga produkto sa mga kalapit bayan at higit sa lahat, mababawasan na ang nararanasang traffic sa highway sa pagitan ng Kabanatuan at ng Santa Rosa. Tapos na ang konstruksyon ng Emilio Vergara Highway hanggang sa tagpuang tulay ng Mayatula. Ngunit ang Cesar Angeles Road ng Santa Rosa ay hindi pa naipapasimento hanggang ngayon. Kung sa proyektong ito na dalawang bayan ang kailangan pagtugtungin, ang isa ay tapos na, pero ang isa ay